So guys, welcome to my YouTube channel, GTV Tech. So tuturuan kayo yung especially yung mga baguhan na magiging isang ano, gusto nyong ma-repair ang ating flash drive or SD card or memory card or what called is pin drive. Say for example ito, 'di ba? So say for example, try natin itong i-reformat dito. Okay. So kung nakikita nyo po, is 2.78 or 79 gigabytes free. So, ang flash drive pong ito or ang SD card ko pong ito is nasa 14 gig po siya. Which actually is 16 gig po siya. So, lumalabas lang po siya is ano, 14. So, dito makikita natin is 2.79. So, paano natin magagamit? Paano tayo dito magsisave ng as in 14 gigabytes na data or files or any files natin? So, kailangan natin siyang i-repair. Kasi pag reformat mo siya dito sa Windows, hindi po siya ganyan ulit siya, 2.79 pa ulit-ulit. So meron siyang way na para maibalik natin yung 14 gig niyan. Gagamitin natin is punta tayo sa this partition. So yun po ang ituro ko sa inyo para sa mga simple, pero yung mga marunong na sa IT, so alam na nila yan. So yung mga baguhan, nag-umpisa pa lang, let's see. Punta tayo dito, CMD. Type nyo lang din run as administrator. Hanapin nyo lang to, run as administrator. So, tatype lang natin this fart. Ayan, this partition. So, naka-this partition na po tayo. So, lalagay lang natin list this. Titingnan natin siya. List this. So, mayroon po tayong this. So, nakikita natin, ito pong this 0, itong this 0, ito. Highlight natin siya. Itong this 0, meaning to say, ito yan. Nakita nyo, 238. Ito po siya. Local disk C. So, hindi natin siya gagalawin kasi ito po ang ayusin natin itong 2.78 79 gigabits free for SD card natin or memory card natin or either USB or pin drive or flash drive na tinatawag natin. Ayusin natin siya. So, itong disk 1, no media siya, 0. So, pipiliin natin ito pong disk 2. Ito po. Kasi nakita nyo, sabi ko sa inyo, is 14 gigabytes ang size niya. Kaso, nakikita nyo rito, wala. Hindi niya ma-maximize. Ayusin natin siya para bumalik siya ng 14. Okay? Punta tayo dito sa this part. Iseselect po natin siya. Select and disk 2. Bakit disk 2? Kasi dito po yung ito po yung iayusin natin, i-repair. So, enter lang natin siya. Disk 2 is now selected. So, try nga natin kung naka-select siya, dapat magkaroon siya ng asterisk. List this ulit. Ito yung nakita nyo. Meron na siyang asterisk dito, meaning to say, naka-select na po siya. Okay? Okay. Meaning, naka-select na po siya, then, i-clean na natin siya. Clean. This part succeeded in cleaning the disk. Meaning to say, malinis na po yung SD card natin, or flash drive natin, or pin drive natin, or memory card natin. So, mag-create na po tayo ng partition.
i-create natin siyang partition. Create partition primary. Okay? Oh. This part succeeded in creating the specified partitions. Kailangan kasi natin mag-create ng primary partition para ma-create natin siya kung anong partition ang dapat niya para sa flash drive natin. So, kailangan natin siyang i-format. Kasi malinis na, nakaka-create na tayo ng primary partition, format na natin. Format, okay? Then, depende sa inyo, if s equals, ganyan. Halimbawa, ntfs, kung bago, ntfs. Kung gusto mo, is FAT32. Depende sa inyo kung anong gusto nyong format. Either FAT32 or NTFS. So, pwede naman NTFS. Kasi ang NTFS yung makabago yan. Then, lalagyan natin na siya ng quick. Depende sa inyo kung lalagyan nyo siya ng quick. Kasi kung quick, mas mabilis po siya mag-format. Pero pag walang quick, ang tagal po siya ma-format. Okay? Kung lalagyan natin siya ng quick, bibilis po siya. Pero kung ayaw mo, gusto mong matagal, ganyan lang po. Pero para sa akin, para mas mabilis tayo, lalagyan natin ng quick. Okay? Enter natin. Kung walang quick yan, nakita nyo, ang bilis po siya mag 100% completed. So, i-assign na natin siya kung anong gusto nyong letter. Assign letter. Halimbawa, letter G. Depende sa inyo kung anong gusto nyong i-assign na letter. Say for example, wag lang tatamaan natin yung drive C, drive D, pwede natin lalagay E, pwede natin lagay F, pwede natin J, ganyan, depende sa inyo kung anong ilalagay nyo. Basta wag lang natin ang C saka D. Kasi ang C, kung makikita natin, C, mayroon na tayong C, mayroon na tayong ito, mayroon na tayong dito daw sa drive F, dito H, pwede natin lagyan ng J, yan. Then, enter lang natin. Ayan po, nakikita nyo ito, USB drive G, selected. Ayan na po. So, exit lang natin. Titingnan natin siya. Exit. And, leaving this part, another type is exit. So, nakikita nyo, USB drive S letter G. So, di ba? Ang dali. Buksan natin siya. Ayan. Instead na 2.79 gigabytes free, ngayon is 14.7 gigabytes free. So, pag repair po nito, ganyan lang po kadali. Ano? Using this part, say for example, na virusan, yun po ang mga way para ma-repair natin. Hindi lang yon, nagkaroon pa siya ng virus, corrupted pa siya. Pag gano'n na nang nangyayari, pwede nating ma-repair. Pero pagdating dito sa Windows, i-right click lang natin, i-reformat, ganyan lang, format, hindi po yun ang isang way. Babalik yun sa dati. Kaya kailangan natin naka-this part. Okay? So, that's it guys for my video. Kung nagustuhan mong video, please like and subscribe in my YouTube channel. See you guys for my next video.